So yun nga mga chong, today is Sunday nga chong. Then, nagsend tayo ng deload natin. I mean, well, naging nangiyo ng advice sa mga tropa kong mga powerlifter. Shoutout ulit kay Warat Fitness, kay Nestor, yung matindihang powerlifter ng Pinas. Shoutout sa chong, nangiyo ako ng tips sa kanila kapag nag-undergo sila ng deload. So ano nga ba yung deload chong? So, deload chong, ginagawa to normally pag naramdaman na ng katawan mo na di na kaya. Kasi may mga instances na, for example, ang deload din kasi na tawag dito, based sa mga research, hindi siya, kumbaga, sa mga beginners, hindi siya worth it. Kasi syempre, may tinatawag tayo na newbie gain. So kapag tuloy-tuloy nila yon na span of around 8, 12 weeks na tuloy-tuloy yung training sa mga newbies, hindi naman nila kailangan mag-deload. Kasi kumbaga hindi beneficial sa kanila kasi patuloy yung growth nila eh. Kapag mga intermediate at advanced trainer ng mga chong, kasi nagkakaroon ng law of diminishing returns. So, mag-grow ka ng ganyan, yung growth mo, pag ganyan, tapos may some point, okay, sa training mo na bababa yan. So, ibig sabihin nun, dun yung point na yun, kailangan mo na magpahinga. Kasi, maraming factor yan. Pag sumasakit na yung katawan mo sobra, yung hectic na, yung patayan na yung workout mo, yung hindi ka na nagpa-progress. So, kailangan mo mag-deload. Kumbaga, as simple as kailangan lang natin ng pahinga. Yun lang, kasimple lang yung chong. So, ex, gano'ng kadalas mag-deload? Well, depende sa inyo. Normally, every fourth week, fifth week, sixth week, depende rin sa coach nyo. Okay? Hindi lang naman sa powerlifting nag-deload, pati din sa bodybuilding, any kind of fitness, any kind, sa buhay natin, chong, kailangan din natin magpahinga. Diba? For example, tatrabaho ka. So, straight 5 months ka nagtatrabaho straight every you know, 5 times a week something, then syempre mag-a-apply ka ng leave. Kumbaga yun yung deload mo, pahinga ka, unwind, ganun. Kumbaga sa workout, sa fitness ganun din. And syempre hindi lang naman sa bodybuilding, powerlifting, any kind of fitness, kailangan mag-deload, magpahinga. Yun, as simple as that, magpahinga para recovery, kumbaga, magkaroon ng recovery yung katawan mo. Normally, sa case ko, syempre, medyo powerlifting ako. Although, power building yung nilaran ko na program. Pero, sasali talaga ako ng powerlifting meet. So, tinanong ko yung mga kapwa natin, mga powerlifter. Normally daw, 5th or 6th week sila nag-deload. Well, depende sa'yo. So, si Nestor, sabi niya, every 5th or 6th week daw siya. Depende rin sa coach. How often, kumbaga. Well, depende nga sa inyo yan, chong. So, normally, kuwari, cycle nyo around 12 week. 12 week program kayo. Then, ika 4th or 5th week mo, naramdaman mo na hindi ka nagpo-progress. Masakit na katawan mo. So, yung naramdaman ko yung last week ko na, kumbaga, hindi ko na susunod yung mga working sets ko, hindi ko na susunod yung mga sa program ko kasi nga kinakapos ako, may sumasakit sa ganito, may sumasakit sa ganyan. Doon na natin apply yung pagde-deload natin. Paano mag-deload? Well, nanghingi ako ng advice kay Nestor, kay Lawarat Fitness, so nag-research din ako. Normally, ibababa mo yung volume, pero yung intensity nandun pa rin. Volume in terms of sets, so bababahan natin yung sets, siguro mga normally, kapag nagsi 6-5-6 sets tayo, 4-6 sets tayo, gagawin natin 1 or mga 3 sets, parang ganun. Tapos yung intensity nandun pa rin yung weight. Siguro RPE, tinanong ko si Warat Fitness na sa RPE of 6-7 or 7 or 8 siya. Ibig sabihin ng RPE, pare, RPE of 7, ibig sabihin, kapare, 3 reps, RPE of 7. Pagkatapos ng 3rd reps mo, kailangan parang pakiramdam mo na may 3 reps ka pang left sa tanke mo. Parang ganun yung, pero ano yan eh, kumbaga gauge, hindi yan accurate. Kumbaga, depende yan sa'yo. Kumbaga, ano yan, kumbaga, pakiramdaman din yan. Hindi naman masyadong, ibig sabihin, RPE of 7, totoo na talaga RPE of 7. Ano yan eh, tansyahan kumbaga. And rate of perceived exertion. So, ano yan, yung pine-perceive mo na parang magagawa ko pa to o ganyan something. Kuwari, 3 sets ka. Pag 3 sets mo, RPF 7, ibig sabihin, may 3 reps ka pang 7. Kasi hanggang 10 yan. So, 10 minus 7, 3. Kumbaga may 3 reps ka pang remaining sa tangke mo. So, ganun. Tapos tinanong ko naman si Nestor, parang gagawin, ginagawa niya, normally mga 3 reps lang or singles, mga ganun. So, ang gagawin natin ngayon, para simplihan lang natin, gagawa tayo ng mga
Gagawa tayo, ang lahat ng SBD natin is gagawin natin mga 3 sets, 1 to 3 reps lang. Or 3 sets ng singles. Yun lang. Papractice lang tayo sa form speed ng pag-angat ng mga weights, di ba? So, practice ng form din. Gagawin natin ng beltless. And syempre, gagamit tayo ng tawag dito strap. Kasi, mapahinga muna natin yung palad natin, syempre. Ano na yan eh. Tawag dito, sobrang, ano yan. Tawag dito, sobrang pagod na pagod ito ng palad. So, kailangan natin gumamit ng strap. So, by the way, Exxon mo nakuha yung straps na ito. Nakita ko ito kasi yung mga straps ng Strongman. Man. Nakita ko ito sa Lazada. So, around 400 pesos lang siya. Kasama na shipping nun, chong ha. So, maganda to, chong. Maganda, maganda. So, ang kapal, ang ganda ng quality niya. Legit, man. Lazada lang, chong. Tayo. Tapos, then yun, mag-warm up muna tayo din. Nagmamadilo kasi ngayon, chong, kasi mga 9:30, kailangan ko nang malis kasi magpuputok pa kami ng baril ng airpods ko para daw matutukan ako. Anyway, pre-workout muna tayo. Shout out kay Marco Matic, sabi niya, X, i-ano mo yan, ihalo mo yan sa tubig, masarap. Try na rin, chong. So, talwar muna tayo ngayon, chong. Bango. Uy, marusok ko. Sarap, men. Solid. Recommended lang na kontihan mo lang tubig kasi hindi mo malalasahan yung pre-workout mo, syempre. Ay, yung matabang. So, let's go. Yan ang mga chong. Mic check 1-2. Mic check 1-2. Mag-voiceover tayo ngayon, mga chong. Gagawin natin is singles. 3x1 lahat ng exercise natin ngayon. Siyempre, una sa lahat, siyempre, huwag niyo kakalimutan mag-warm up, mga chong. Before niyan, hindi ko na pinakita dynamic stretching, any stretching and warm up na trip niyo sa buhay, okay? So, siyempre, una muna tayo sa bar. Pangalawa, siyempre, is 135 pounds, so 1-8 yun. Second, 225 pounds. So, third is, eto na, bibilangin ko muna, wait lang. So, yung chong, pagka-calculate ko is 280 pounds, okay? So, first set, going well. Second set, ox naman. Then, eto na nagkatalo chong sa third set, okay? Tingnan nyo mabuti. Maayos naman yung pagbaba ko. Ox naman chong, maayos din yung pag-angat. And, oink, embang. Umembang tayo mga chong. Putik yan. Parang matutulad daw kay Aki ah. Ganun yung nangyari kay Aki man. Yung ano, hindi ko alam kung nangyari mo eh. Akala ko ata na shoot na, tapos biglang ano, biglang ngayon, umembang. Pero medyo sumasakit na naman yung wrist ko, pero di naman siguro. Wait lang. Sana hindi katulad kay Aki, pero puti ka, napakamalas naman talaga oh. So again, chong, mag-iingat kayo at huwag kayong tumulad sa akin, okay? So, buti na lang may spot. And syempre, second exercise, bench press. Ito, sobrang nagulat ako dito, men. Warm up muna, bar. Then, second is, alam ko, ano yan eh, 10 kg each side, so around 20 to 25 pounds each side. Then, dinagdagan ko ng 15 both side. Going well naman, wala pang sumasakit. Then, nagulat ako. Tinry ko lang naman, chong. Nagbaka sakali lang ako ng 135 pounds. So, equivalent of one plate yan, chong. Ox na ox. Okay, so nagawa ko pang mag-pause bench sa second and third set ko. Kung makikita nyo. Although, meron pa rin. Hindi pa sila 100%. Siguro mga 80 to 85%. So, ganun na, ano, naging better yung shoulders ko, mga chong. And ayun, pause bench pack. Okay, oksan, oksan. Siyempre mga chong, last exercise will be, siyempre, deadlift. So practice pa rin sa form yung speed, yung, alam mo yun, yung pagbilis ng pag-angat mo. Kasi pag mas mabilis ka, diba, madadala mo yun kapag nag-add ka ng weight, diba, mas mabilis din. Parang ano yun, practice nyo lang yung form speed, alam mo yun. And siyempre, second, first, hindi na ako nag-bar warm up ng ano lang, nagaganda agad ako, one plate warm up, second warm up, two plates, then third, syempre 315, then syempre working set ko mga chok is 360 pounds. Okay, puro singles yan lahat,
So first, talks naman Chong. At gumamit na pala ako ng ano dyan, strap. Kasi nga syempre, para ipahinga naman natin yung kali sa kamay natin, Chong. Okay, so nabibili again sa Lazada yan, Chong. 400 pesos lang kasama shipping. Then syempre, last set. Maayos naman ang naging takbo. Puro singles lang naman to, Chong. Kaya wala naman problema. Kaya, ox na smooth na smooth. Then yun lang, mga Chong. Dito natataposin yung vlog na to. Medyo maikli lang to, pero yun na nga. Maraming salamat sa panonood. Yung shoutout, Chong, sa next vlog na. Nakalimutan ko mag-shoutout dito. Gawa ko to. Okay, next vlog na yung shoutout. And syempre, Chong, huwag nyong kalimutan iligpit yung plates. Okay? Hindi lang sa pagbubuhat yung disiplina, kundi sa pagliligpit din. Okay? So, yun lang, mga Chong. Kita sa susunod vlog. Peace!